ng maigi. Kimchi is a mini... Ay! Yung mouse ko nahulog. Kimchi is a mini pincher. Wait lang, ayusin. Ang haba ng saksakan ng mic ko, no? So cool. Wait. Sige na nga, magma-mic na nga. Kumuhang na-miss nyo yung mic ko eh. Wait lang. One sec, real quick. Paano nga ba to? Wait lang, guys. Tanggalin ko lang siya real quick sa stand. Highest. Okay na ba? Much better? Yes, lumabas ako. And I will kwento. Can you give me unan? Wait lang. I need an unan para mas matangkad ako. Wait. So, saan nga ba ako galing? Sa puso mo pa din, Ems. So, yan. Since andito naman na kayo. Hi, guys. It's MNL... Hi, guys. It's MNL48, Jamie. And welcome to Jamie and You. Hi. Okay, mag-start na tayo for real. Warm up lang yung kanina. So, kumusta kayo, guys? It's Wednesday today and midweek na, which means malapit na mag-weekend. So, kakamustahin ko ang aking mga wavies. Kamusta kayo? Ako? Andyan pa ba kayo, guys? Oh my God, baka naglalag ako, ah. Sabihin nyo, ah. Ayan. Paramdam naman kayo dyan. So, ayun, ako. Medyo nalulunod ako sa schoolworks. Thank you, Team MN Loves. Wow, official. Sa Rookie of the Year. Ayan. So, ano? May nasa camera ko. Ayan, okay na. Dumi lang pala. Parang, ayan. So, ayun nga. Medyo ang dami kong schoolworks. Kasi nga, di ba? Ano, parang, mag-i-independent learning week kami next week. So, parang, wala lang. Parang, syempre, tuloy-tuloy lang yung every week sa school, tas ano, ang daming pinapagawa sa ibang subject. Pero, manageable pa naman. Ano lang ako, very chill lang ako about it kasi ayoko masyado siyang isipin, you know. Like, parang ayoko masyadong magpa-stress sa mga, wait lang. Sa mga ganap. Kasi, pag nagpa-stress lang ako sa school, wala na. Punasan natin yung lens. Thank you, Team MN Loves. Official sa Rookie of the Year. So, yun. Kaya, very chill lang ako about it. And, kinocomplete ko siya day by day hanggang sa makakaya ko and prioritize lang din ng time. And, ayun. Hindi ako masyado busy ngayon like sa MNL. Kaya, ano, nakakapag-focus ako sa aking pag-aaral, which I love kasi talaga, nung mga days na very hectic ang schedule, talagang yung di wala na ako na-absorb sa school. Pero ngayon, very thankful ako na may time ako huminga and mag-aral. Mm-mm. Hello. Yes. Ganun kasi sa DLSU. Kasi parang they... Wow, ang daming jumo-join. Hi, guys. Ano, parang pinaprioritize nila yung ano namin, yung alone time and mental health. So, hindi kami laging may synchronous. So, hi, Kuya Jules. What's up? So, hindi kami lagi may synchronous sa DLSU. Like, depend sa prof kung ilang times a week siya magpapasynchronous. Tas, ano naman. Tas, like, tawag dito. May mga weeks na hindi kami synchronous. Pure asynchronous lang. Yun yung tawag na independent learning week. Mm-mm. Kasi, the school, the university understands na parang hindi laging kailangan naka-on-cam, naka-synchronous. So, very good naman. Kasi parang mahirap nga yung online classes. And minsan kailangan mo lang talaga ng panahon huminga. Parang mental health break na din. Tapos meron rin kaming mga health break minsan. So, very holistic for me sa DLSU. And nakakatulong din na tri-sem kami. So, nahahati-hati yung mga subject
sets. Although, aaminin ko, nahihirapan ako kahit ganun yung setup. Kasi ang hirap talaga ng online setup. Lalo na yung classes ko for this term is very kind of practical. Kasi, ano eh, parang may anatomy. Like, zoology kami, pero pinapag-aral namin yung mga anatomy ng frog, like ng person, like yung mga buto nila, yung mga muscles. So, parang not seeing it for me na visual learner, not seeing it firsthand, not seeing it in the flesh, and not having a teacher instruct it sa harapan ko, nahihirapan ako mag-catch up. My course, BS Psychology at De La Salle University in Taft. Nagda-dissect ka na, not yet. Kasi hindi pa kami pwedeng pumunta sa school. Naupuan ko yung cellphone ko. No, I'm BS Psych. Ayan. So, yun pa naman yung subject na gusto, inaabangan ko talaga. Is zoology lecture tsaka lab. Wala. Ang hirap. Alam nyo ba, nag-exam ako kahapon dalawa. Actually, tatlo. Dalawang mahaba, isang maikli. Ang hirap kasi. Sobrang hirap talaga, guys. Alam mo, nagtuturo naman yung prof namin. Sobrang bait ng profs namin. Sobrang wala akong masabi. Sobrang sipag, mabait, sobrang organized. Ang talagang, alam mo yun, namamaximize nila yung online setup and talagang nade-deliver nila ng maayos yung lesson. Pero for me kasi na, yung learning style ko personally is very, ano, ako, visual learner. So, mas gusto ko in-explain, pinapakita sa harapan ko. Like, never kong nabitan yung digital style of learning. Kung napapansin nyo, yung notes ko is laging traditional. Ngayon lang ako nag-switch to digital notes. Kasi hindi ko nga talaga think, hindi ko mas nadadalian ako mag-absorb kapag nasa harapan ko yung tinuturo. Parang ganun. Ewan ko, kung ako lang ba yung ganun. Pero ano, like schedule-wise, very in favor yung schedule ko sa online class setup since working student ako, mas in favor yung setup na to sa work ko, line of work ko. However, may mga pros and cons talaga. And not online classes isn't for everyone. Mm-mm. Although, maganda nga siya sa schedule ko. Ang cons is, mas madali akong nakaka-absorb sa face-to-face. Hi, Nadim! Wow! Sheesh! Thank you, Nadim, sa Miss Kumu Universe. Aww, okay lang. Diba? So, yun lang. For me, parang mas gustuhin ko na makita ko talaga in person yung structure ng bone. Mas maaalala ko, mas matatandaan ko siya. Mas feel ko, mas dama ko, ganun ba? Thank you, Kuya Juice. Clap. Mas alam ko na yung katawan ng mga frog kesa sa sarili kong katawan. Ay, hello po. Opo, cat food po yun ng aking mga pusa yung naririnig nyo. Kasi humingi na naman sila. Mm-mm. Totoo yan. Mas madaling matuto kapag sa harap mo yung... Ewan ko for me. Kasi yung mga ibang tao, mas prefer nila like online. Lalo na yung mga iba. Uy, si Tita Mia ba to? Hi, Tita Mia. Hello po, Miss Tita. No, hindi pa kami nag-face-to-face sa LaSalle. Next term pa. Hi, Luck Rapster. Hi, Kuya Rob. So, yun. Very, ano lang. Tama, Jamie. Kawawa kaming edux students kailan. Yeah. Kasi iba, ewan ko, nasanay ako talaga yung mga may visual aids. Yung, kasi dati sa school ko, nung high school, yung kapag may pinag-aaralan kami sa biology, pinapakita sa amin sa microscope. Kami mismo nagpe-prepare ng slides. So, parang mas nare-retain siya sa utak ko. And given the fact na din na sobrang oo, may reporting pa yon, kaya talagang tatatak talaga sa utak mo. Mas engaging. And, ano, isa na ring fact siguro na sobrang haba ng pandemic. Like, ilang years na tayo na sa pandemic. So, feeling ko parang hindi na yung learning style ko, parang hindi na siya as dati. As active ba? Ewan ko. Although, sobrang na-enjoy ko yung course ko. I know in my heart, I love my course. I have no regrets. I love my course talaga. Pero hindi ko siya na ma-maximize. And I don't know. Wala lamang kasalanan yung school kasi talagang wala akong masabi sa LaSalle kasi super
ang ganda ng online class setup namin and very ano, very considerate yung mga profs. Feeling ko ano lang, sa akin lang personally, hindi ko siya learning style. Mm. Totoo. Naalala ko pa nga dati sa mga pinsan ko na mas matanda sa akin. Elementary pa lang yata ako nun sila, parang high school na. Tapos nakikita ko yung mga project nila about sa frog. Yung pinapreserve pa nila yung buto ng frog, tapos may label. Sabi ko, wala, gusto ko gawin yan. Ano? Ano te? San na tayo? Ayun, although sobrang ano, meron kaming pinagagamit, may pinagagamit sa amin na parang app na parang virtual dissection. Pero iba pa rin talaga pag nahahawakan mo eh. Especially ako na gusto ko talaga mag-enter sa medical field kasi gusto ko yung work, yung may physical work na hiwa, gamot, ganun. Gusto ko yung mga ganun. Bakit frog? Okay, i-search natin. Bakit frog? Kasi feeling ko, yung mga frog, madali makita yung structure nila. Parang yung katawan nila, sakto lang, and hindi masyado complex or hindi masyadong simple. Why are frogs used in dissection? Frogs are often used in dissection when demonstrating the organ systems of a complex organism. The presence and position of the organs found in the frog are similar enough to a person to be able to provide insights into the internal workings of the human body. So, may point. Kasi, yung mga iba lang sa mga frog is yung mga features nila na syempre, ano sila, hindi naman sila, ano, mammal. So, yun yung kaibahan nila sa atin. And, iba rin yung shape ng mga muscles nila. Iba rin yung pagkatupi niya. Pagkatupi? Basta. Pero ayun. Although hindi naman ako bumagsak sa exam. Parang, pero alam mo yun. Kasi alam niyo ako guys, very ano ako. Parang, nakwento ko nga sa inyo, very ano ako, competitive. Like, lalo na nung elementary tsaka high school. Doon talaga gusto ko. Lagi akong mataas. Gusto ko lagi akong ganito, lagi akong ganyan. Pero feeling ko nung nag-college ako, ang dami, parang, na-realize ko na minsan kailangan ko rin mag-chill. Pero hindi naman to the point na ibabagsak ko yung subject. Parang chill lang na parang enjoy ka pa din sa buhay. Pero gawin mo pa rin yung responsibility mo. Parang ganun. So, yung ano, yung grade conscious girl in me. Parang pag nakita ko ganun yung exam scores ko. Parang syempre gusto ko perfect. Ganun. So, oh, ba't di ako perfect? Pero pasado naman. Like, basta yun naman yung mahalaga eh. Pumasa ka, ending natutunan ka. Alam niyo ba dati, nagka 84 ako, umiyak ako. Nung high school, umiyak ako. Tapos, yun. Pero like, ayun, talagang na-realize ko. Like, especially nung nag-pandemic, anong subject? Hulaan niyo. Math, opo. Hirap-hirap talaga ako sa math. Like, pag tinitingnan ako ng mga ibang tao na hindi naman taga-science high school, sasabihin nila, ha? Te, mataas na yan. Diba? Pero hindi. Para sa akin, hindi. Ang mababa is 85. Yes, meron rin kaming retention policy. If you fail, you're out. Kaya I always keep my grades up, especially nung high school. Kaya iniyakan ko talaga yon. Pero nabawi ko siya. The next sem, 94 na ang grade ko. Oh, 'di ba? Sino ka diyan? Kaya ayun, yun yung days lalo ng mga grade 7, grade 8. Sobrang grade conscious talaga ako, like talagang sheesh, like talaga nagsistay up ako mga hanggang 3, 4 nag-aaral talaga. Pero ngayong college, although ganun pa din naman, pero mas chill na talaga ako ngayon. Like basta hindi ako matanggal sa scholarship ko, basta natututo ako and alam ko na na-absorb ko, okay na ko dun. Kasi yun naman yung essence ng learning. Eh. Kasi kung finifeed mo ng finifeed yung brain mo ng information na alam mo namang hindi mo maa-absorb, yung parang pag imagine mo, kumakain ka, sinulunok mo lang, parang yun yung, parang walang sense yung pag-aaral. Kaya nga tayo nag-aaral para matuto. Wow!
Depend kunin niyo na ako. Ems. Kasi ba parang ganun. So, yun yung advice ko sa pero ano, ang advice ko sa mga kung high school ka ngayon, magsipag ka mag-aral kasi pag nag-a-apply ka na ng universities, yung high school grades yung titignan. So, bumawi ka lang sa grades, magpasa ka ng mga requirements mo. Okay, ako lagi ang nagpapasa ng requirements. Kaya nasa-stress ako kasi tambak-tambak na, 'di ba? Kasi sobrang hirap talaga mag-manage ng time, especially kung yung work line of work mo is like mine, very hectic, very time demanding yung work ng MNL. So, ayun, very challenging siya. So, yun nga, ano, if high school ka, mag-ipon ka ng grades. Sabi nila, grades is just a number. Yes, that's true. Pero, in real life, yan yung tinitignan sa mga universities. Batch ko, medyo malas na swerte. Kasi yung batch ko, hindi kami nag-entrance exam. Imagine mo guys, nag-review ako for OPCAT, for lahat. Pero, wala. Tinignan lang nila yung grades ko nung high school and that's it. Di ako pwedeng tumanggi, di ako pwedeng mag-appeal na, no, I wanna take an exam, wala. They just based our admission on grades. And masasabi ko na sobrang swerte ako kasi masasabi ko na nag-ipon ako ng grades nung high school. Although, I don't consider my high school grades as sobrang stellar na parang, sheesh, grabe. Kasi, ewan ko, parang di ako yung type na pumunta sa top one section. Pero, ginagawa ko yung responsibilities ko as a student and mataas pa rin naman yung grades ko, di ba? Kasi, minemaintain ko yung kisay. Kasi kapag bumagsak, by the way, ang failing grade sa amin is 84, by the way. Mm-mm. Sa science high school. So, huwag kayong magugulat kung maiyak ako pag nagka-84 ako. Mm-mm. 85? My God. Anong science high school ka, sis? Yeah. Pero, I have no Pasig Sahay. Sheesh. Pero, ang masasabi ko lang is, sobrang hindi ko pinagsisisihan na nag-science high school ako. Although, nakaka-stress siya. Doon ako na-train na magtrabaho ng mabilis. Like, paano ba to? Ang pangat kasi ng word na cramming eh. Procrastination eh. Pero, ito na lang. Na-train ako gumawa ng quality output in a short amount of time or many outputs in a short amount of time. So, yun yung pinaka-skill na kailangan matutunan, I feel like, na important. Kasi, while nasa high school, efficiency, tama. Kasi, parang I feel like, nung nasa high school ako, hindi ko pa yun nare-realize eh. Kasi, lahat kami, magkakaklase, parehas kami ng mga inaral, parehas kami ng schedule, lahat, di ba? Hi, Dali. Di ba? Parang, hindi ko, di ba? Parang, alam mo, ewan ko ah. Kasi, feeling ko, yung mga tao na hindi taga-science high school, yung view nila sa mga taga-science high school is very, ano yung tawag doon? Stiff? Yung parang, uy, grabe, Albert Einstein. Mga ganon. Pero in reality, guys, science high school, I'm speaking in general, pero science high school students don't only work hard, but they work smart. So that's the motto. Work smart, not hard. Thank you po, Jovin, sa pa-happy birthday. Pero yun nga, feeling ko yun yung... Kasi marami kaming subject. Kasi looking back, tinitingnan ko yung high school life ko, naisip ko, paano ko yun nagagawa? Totoo, may sayaw-sayaw pa yun. Tapos may no limit ang here filmmaking. Hi, Kuya Jules. Thank you sa MH Blue Diamond. Tapos, thank you sa MH Blue Treasure, Kuya Jules. Tapos, may exam sa mat, may exam sa ganito, may ganyan, may sabayang pagbikas, may extracurricular pa ako, may buhay pa ako sa pamilya ko. Diba? Sisa nga ba ako? Parang, hindi ko maalala eh. Hindi ko na maalala. Maria Clara, hindi ko na maalala. Tagal na nun, bestie. Pero yun, oo, may recitation pa. Totoo. Tapos may extracurricular pa ako nun ah. So, paano ko yung nagagawa? Diba? Parang, hello. Talagang alam niyo yung feeling na yung buhay mo parang sobrang bilis ng takbo. Tapos nung nagka-pandemic, boogsh. Parang nawala lahat. Parang ganun. So parang, ang ano niya, anti-climatic,
Diba? So, parang sobrang... Ano na, bestie? So, ayun nga, yun yung advice ko, like, sa mga high school students. Bukod sa academics, mag-hone kayo ng study habits nyo. Kasi, if you have the proper study habits na fit sa'yo, na you enjoy, sobrang daling mag-aral, promise. Totoo. Pag wala akong ginagawa, feeling ko kasalanan magpahinga. Kaya ngayon, ang dami kong na-realize, like simula nung nag-college ako, kasi andito na ako sa dream university ko, sa dream course ko, andito na ako sa, may scholarship ako, and andito ako meron akong, ano, member ako ng idol group. So, ayun, parang, ngayon na nandito na ako sa, gusto kong na-reach na level nung high school pa lang ako. Parang feeling ko na, syempre nung high school ako, nag-aaral ako ng mabuti para makapasok sa university na gusto ko, and para maganda yung credentials ko pag college and after college. Parang feeling ko na nandito na ako sa level na yon. Parang gusto ko nang mag-enjoy. Like, enjoy not in parang slack off or like buong araw na akong magkocod mobile. Hindi naman sa ganun. Pero hanapan mo ng time yung pahinga. And yun yung hindi ko nagawa nung high school ako. Ngayon, parang, hindi naman sa parang, ano tawag dun? Ano yung tawag sa pabaya sa pag-aaral? May term dun eh. Bulakbol. Hindi bulakbol. No, don't do that. Pero more on, balansihin mo lang. Huwag mong i-stop yung self mo na mag-rest. Parang ganun. Hindi yung parang, ay, shocks. Eh kasi, ang mindset ko kasi, pag hindi ko na kaya, pag alam kong hindi na pumapasok sa isip ko, sa utak ko, stop. Nope, there's no point, di ba? Let's say, gusto mo mag-review sa isang exam, tapos antok na antok ka na, pumipikit na yung mata mo, bestie, i-stop mo na yan, nagsasayang ka na lang ng oras, wala rin papasok sa utak mo, matuglog ka na lang. Parang ganun. Tapos, di ba? Kasi, diba? Pahinga mo na lang. E di, alam mo na next time, mag-aral ka ng mas maaga. Pero personally kasi, mas pag may exam ako, mas gusto kong nag-aaral close to the exam date. Kasi, baka makalimutan ko eh. So, nag-aaral ako close to the exam date. Kaya, sanay akong mag-compress ng info sa utak ko ng short amount of time. Although ngayon, sobrang foggy na ng memory ko. Like, simula na nag-pandemic, sobrang bilis ko na makalimot ng mga bagay. So, pasensya na kung may makalimutan man ako. Kaya ayun, don't be too harsh on yourself lang. So yun, sobrang natutuwa ako kasi, kasi ganito yun. Like, isa pong ma-realize ko. Nung nasakisay ako, yung mga tao, sobrang, alam mo yung masipag sila, pero chill at the same time. Parang kapag malapit na yung deadline, sobrang kung trabaho, trabaho talaga. Kung akad talaga, like mag-set pa yan ng meeting, ganyan, group meeting, ganyan, sunod-sunod group meeting, tapos yung mga ano, ganyan-ganyan. Pero kapag after na, pag wala nang ginagawa, happy kami, happy. Pero dito sa ano, nung college, weeks pa lang before the, or days before the submission, ginagawa na namin. Parang sobrang organized. Hindi ko lang sinasabing hindi organized ng high school, pero parang iba. Talaga parang feeling ko mas advanced gumawa yung mga tao ngayong college. Parang ina-advance nila yung paggawa. Tapos mas parang, although tama rin naman, ganun rin naman yung personal style ko. Pero I'm talking about sa group works. Parang ano, talagang pinaglalaanan ng oras talaga yung mga ano, group works nung ngayong college. Whereas, nakocompare ko siya nung high school na pinaglalaan na rin naman ng oras. Pero, if we can do it in the shortest amount of time possible, gagawin namin. So, yun yung pinaka-important na learning na feeling ko kailangan natin lahat. How to do stuff in a short amount of time. And still maintaining the quality. Ganun. So, yun, alam niyo na. Wala lang. So, yun yung mga realization ko. And, ngayon, nakaka-stress kasi, ano, ayun, dami kong requirements. Eh, kasi may isa kaming subject na sobrang daming requirements. Like, in a week, tatlo.
madami na yun para, kasi yung iba, wala. Like, isa, ganun. Pero itong subject na to, 3 requirements a week. So, yun, parang doon ako natatambakan. Like, ang haba niya kasi, parang computation siya. So, hindi lang siya basta-basta essay, ganyan. Oo, totoo. Guys, ang haba ng second term namin. Kasi, di ba, ang daming break nung election, nung COVID. So, ang daming break. So, ang haba ng second term namin, te. Wow, Korean foreign language. Ang saya naman yan. Mm-mm. Sobrang hirap talaga. Like, ewan ko ah. You're what? I don't know. Yun. Ewan ko, parang ang dragging lang. Kasi, ayos. Kaya kapit lang guys, hindi lang kayo yung nahihirapan. So, may kadamay kayo ako. So, ayun. Although, hindi naman siya mahirap academic-wise. Like, kung totoosin, sobrang dali lang ng lesson. Like, ang dali lang ng lesson. Okay, what part is this? Anong part na ang ginagawa nito sa palaka? Ganun. Pero, te, pag andyan ka na, dali, thank you sa hug and sa hey. Parang alam mo yun, parang marirealize mo na kailangan ko pa mag-absorb. Parang ganun. And naman, namimiss ko na yung traditional setup. Yun. So, tsaka isa rin bonus na may kasabay mo yung mga friends mo. Like, sabay kayo mag-exam. Tapos, makikita mo silang magre-review. Kaya, nagaganahan ka na rin mag-review. Yan kasi parang I'm on my own. So, parang, hindi naman sa like, pero iba talaga, or dahil kasi college na, ewan ko. Pero yun yung mga na-realize ko. And honestly, parang nalulungkot ako minsan. Kasi, ano, parang minsan, naaalala ko yung dating Jamie. Dating Jamie, hindi naman siya nagbago. Pero parang yung dating very, very, ano man tawag dun? Masipag. Hindi mo masipag kasi masipag pa rin naman ako ngayon. Very straight up. Ano yung tamang term? Very, hindi ko alam yung term. Pero, nung yung high school, Jamie, na parang, or elementary, mas lalo ng elementary, grabe. Nung elementary ako, talagang, masipag ko mag-aral nun. Talaga. Ay! Innocent! Innocent pa rin po ako! Hindi ko kaya. Pero ayun nga, yung ano, very, ano talaga, ang tawag dito? Hindi ko alam yung word. Nasa dulo ng dila ko yung word. Very straight siguro. I mean, straight naman ako. Pero hindi. Yung straight basta, like, hindi marunong magpahinga, Jamie. Ganon. Ano? Tapos, ayun, parang, S-grade. Iba kasi sa... Yung mga ganun. Pero ngayon, mas chill na ako. Chill, Jamie. Jamie na marunong magpahinga. Jamie na alam na yung meaning ng pahinga. Ganun. Ayun. So, anyway, going back. Parang, nare-remind ako of my older self na, shocks, hindi ka ganyan dati. And, hindi dapat siya nakakalungkot. Kasi, alam mo yun, parang wala namang masama magpahinga. And, parang kung... mind over matter minsan. Kung ako kasi, personally, parang gusto ko i-control yung sarili ko, like yung isip ko, na sometimes parang I worry too much about things na I shouldn't be worrying about. Diba? So parang, chill lang guys, chill lang. Kasi, you know, kapag naglaan ka ng oras sa isang bagay, tas alam mo naman na hindi mo na-absorb or nahihirapan ka, parang wag impahinga mo na lang. Parang gawin mo na lang yung way na ma-absorb mo, in a way na na-enjoy mo, and still, may oras ka pa din sa pagpapahinga mo. Mm-hmm. So, yun. Parang, minsan nagigilty ako. Magigilty pa rin ako pag nagpapahinga ako. Parang, minsan nadadown ko yung sarili ko. Pero saglit lang yan. Tapos after dun, parang okay, okay lang. Okay na yan. Basta, andyan ka pa din. Maintain mo lang. And, ayun, galingan mo pa din naman. Hindi naman yun excuse para maging slack off. Mag-slack off. Pero, for me, parang, echo. Oo.
ang daming dumadaan ng mga pusa. So ayun, parang talagang balance mo lang. Balance lang, 'di ba? Ganun naman sa lahat ng bagay. Yes, tama. 'Di ba? So 'yun. Although nakita ko yung old self ko na sinasabi ko, hindi ako ganito dati. Kung yung old Jamie, yung elementary Jamie, siguro nagpapanik na ako ngayon kasi ganito lang yung grade na nakuha ko. Pero, you know what? At the end of the day, as long as you're still there and naabot mo yung standards ng pinasukan mong university and scholarship, you're good to go. Diba? Although, if you want, diba? Although, like, in the future, baka tingnan yung transcript mo, pero, yung nagmamatter talaga dyan, yung na na-retain mo yung scholarship, yung university, kung saan, di ba? Parang, at the end of the day, yun yung nagmamatter. And yung work ethic mo din, yung style mo ng pagwo-work, yun talaga yung nagmamatter at the end of the day. So, yun. Ang pahinga ko this time is going to be tugatog. Woohoo! Kaya galingan yung mga telam. Uy! Let's go! Punta na tayong Tugatog. Excited na ako sa Tugatog. Pero bago Tugatog, ako muna yung manonood ng concert. I think deserve ko to. Bawat minor inconvenience, I think deserve ko ng ganito. You think transcript defines a person forever? Actually, that's what's sad about this world is that everything relies on a piece of paper. You know? Your whole 4 years in college or more is defined by a piece of paper. And that's actually so sad. But that's how the world works. I mean, it's been going on for like centuries now. And, you know, honestly, that's sad. Because like, not everyone has the privilege to good education. Right? And let's face it, like, in the real world, people look at your transcript first. Like, saan ka galing, saan ka graduate. And sobrang, alam mo yun. It's really sad kasi not everyone is given equal opportunities. So, we can't, who are we to judge, di ba? Parang, hindi natin pwede sabihin, ah, kasi tamad ka, kasi ganito ka. Kasi, you know, sa totoo lang guys, parang in reality, kung bibigyan ka naman ng choice, syempre pipiliin mo yung buhay na mas maganda. Pipiliin mo yung school na mas maganda, na tingin mong mas maganda. 'Di ba? Parang ganun, kung bibigyan ka ng choice, but not everyone has a choice, okay? And that's what people have to understand, na not everyone has a choice. So, if you have a choice, then maging thankful ka talaga and make the most of what you have talaga. 'Di ba? Wow, nag-speech si ate mo, oh. Diba? Pero parang ganun talagang buhay, diba? Parang nakakalungkot man na ma-define. Define? Diba? Grades don't define me except pag mataas. Yun yung bago nating motto. Grades don't define me except pag mataas. Okay? That's the motto of tonight's video. Mm-mm. Okay. Tama, o, diba? Dami nag-a-agree. Sino ka dyan? Pero bago muna yan, mag-attendance muna tayo. Hello sa mga 47 million viewers. Mag-send naman kayo ng halo-halo to confirm your attendance. O, diba? Tama attitude. Ay, si Ivy. Sheesh! And si Joe Sartre na po, Rookie of the Year. Ivy, salamat sa halo-halo. Si Yuki Nohana, Rishin, Miao Ki, Emin Loves Nochi, Wiggy, hi! Jappy. Ayan, salamat. Si Yuri Fato. Thank you. Si Rizzi, si Kaz. Hello po. Si Yugen. Hello. Bebekaw. Meow, kinagpa. Aw. Bebekaw with halo-halo. President Sadboy. Kuya Jules with halo-halo. Diba? So, Dr. Kurt 101, NJ Gorospe, Edge Baldevian, or... Diba? So, yun nga, lesson of the day. Parang, talagang nagmamatter talaga ang grades. Pero nagmamatter yun naman ang pahinga. Kitokato, thank you. Kasi paano ka makakakuha ng energy na mag-work kung wala kang energy from
sleeping and eating right. So find the balance. It's hard. It's easier said than done. Sobrang hirap. It took me years to get the balance, and I still haven't perfected the art of that. But it's a process. So don't like push yourself too much. Mm-hmm. Lockraptor, small dub, biotechnology. Ano ba yan? Thank you, Lockraptor, for the scramble and the halo-halo. Yun. Ang hirap kasi ang daling sabihin na huwag ka magpa-pressure, kaya mo yarn. Kasi not everyone then grew up in the same environment. Like, sometimes nasa environment natin yung pressure, sometimes nasa sa atin, sa sarili natin. Diba? So, don't, parang to each her own. Huwag mo i-compare sarili mo sa iba. Mm-mm. Like, ay, bakit si ganyan, ganyan? Kasi not everyone has the same size ng plate. We all have different capacities. Okay? So, wag mong i-ano yung sarili mo. Wag mong i-push masyado yung sarili mo. And wag mong i-compare yung sarili mo sa iba. Diba? Sheesh. Grabe-er. Grabe, soft R's. Ang aga pa. Aga? Diba? So, yun na yung mga na-realize ko recently. Diba? Kasi ang buhay maiksi lang. Diba? I mean, kaya, diba? Parang, if you want to go on a vacation, ay, thank you, Nadim. Sheesh! Sa Miss Kumuniverse, thank you, Nadim. And Luck Rabster sa Rookie of the Year. Diba? So, kung gusto mong magbakasyon, gusto mong pumunta sa Boracay or sa San Juan, Tagaytay, gusto mong mag-staycation sa bahay, gawin mo, deserve mo yan. Okay? Pero, kailangan mong, diba, mag-absent. Harapin mo yung consequence. Pero isipin mo lang, kung grinab mo yung chance nung pahinga na yon, imagine for a moment, magiging masaya ka, marerelax ka, ma-reset yung utak mo, diba? Parang, imagine what that can do to affect the quality of your work in the coming days. So, yun na lang yung mindset ko na, binibigyan ko sarili ko ng pahinga kasi deserve ko to. Binibigyan ko sarili ko ng pahinga kasi kailangan ko to para mas maging better sa work ko. Kayang-kaya, Arn. And try your best. Always try your best. Like, sobrang cliche na nun. Pero, mas masakit na alam mong hindi mo trinay yung isang bagay kaysa, 'di ba? Pag ginawa mo yung best mo, tapos hindi ka pa nakapasa, at least ginawa mo yung best mo, 'di ba? Pero kung di ka na nga nag-try, tapos hindi ka pa nakapasa, eh kasalanan mo na 'yun. So, just give your best shot at everything para you have no regrets in the future. Tama, try your best and the rest will fall. Mm-hmm. So, 'yun. And best, the word best is not linear. I mean, it's not the same for everyone. For instance, for today's video, ito lang yung best ko. Tapos the next, iba din yung best ko. Diba? So, again, don't compare yourself. Diba? So, like, sometimes your best is hanggang dito lang. Sometimes your best is like this. Sometimes it's like that. It's not always constant. So, diba? Self-help. Actually, I wish, iba kasi pag naranasan mo na eh. Kasi, if, let's say, high school Jamie would hear these words, hindi ako makinig. Kasi syempre, mas gusto ko mataas grades ko eh. Diba? Gusto ko mataas grades ko. Gusto ko lahat maganda. Lahat perfect. Sheesh. Diba? Pero at the end of the day, basta makatungtong ka lang. Tapos, galingan mo na. Galingan mo na lang. Keep slaying. Sabi nga nila. 6 days of class? Grabe. Enjoy lang college. Di mo naman mababalikan to. Actually, gusto ko nga bumalik ng high school. Kasi sabi ko, tapos na ba yun? Na ba yun? Kasi di ba yung mga sa mga K-drama, sa mga High School Musical, yung high school, parang kumakanta sa cafeteria, gano'n. We're all in this together. Hindi, parang, yung pagkakadescribe kasi ng mga tao sa high school, parang, very, ano, wow,
saya, ganyan. Ganyan, pero masaya naman, pero bitin, parang ganun. Parang iba kasi yung definition ng saya ng mga tao. Kasi ako, yung pinaka namimiss ko sa high school, yung mga umuupo kami sa grass. Wow! Tapos nagja-jamming, tapos humihiga sa floor. Wow! Humihiga sa floor. Tapos natutulog sa shelf, ganon. With my classmates. Tapos pag kaming klase, pag pupunta kaming SM, isang buong, halos kalahating klase kami. Tapos napupuno namin yung SM. Mga ganon. Ganon yung mga namimiss ko. Buong batch. Grabe naman. Tapos yung ano, maglalaro kami ng volleyball sa labas ng room. Tapos pag ayan ng teacher, tatakbo na kami. Parang ganun. Tapos yung sabihin ko, ma'am, ay hindi, yung sabihin ko, ma'am, CR lang po. Tapos pagbalik ko may siomay na, mga ganun. Yung mga nakakamiss na hindi ko na pala siya mababalikan. Sobrang feeling ko tinake for granted ko na, alam mo, yun yung feeling na sawang-sawakan na pumasa. Parang, eto na naman. Parang ganun. Eto na naman. Makikita ko na naman yung mga mukha nyo. Mga ganun. Tapos, yung pagsuot rin ng uniform, namimiss ko na. Kasi wala kaming uniform. Wala kaming uniform sa Lasal. Hindi rin kami nag-field trip. Isang beses lang. Hindi na kami nag-field trip. Ang lungkot. Ayun. Tapos, uy, grabe si Nadim. Ikaw ah. May ano ka pala. Diba? Yun yung mga nakakamiss. Yung mga ano. Ay! Nahulog. Grabe, nakakamiss, no? Hindi ako sumama sa field trip kasi nahihilo ako. Hindi kita kinakaya. Iniyakan ko graduation. Ay, yung graduation namin virtual lang, te. Nakakaiyak. Wait, gano'n ako mope. Grabe! Tapos nakakamiss. Hindi kami nag-prom. Hindi kami nag-pro. So, hindi ko po na-experience yung sumayaw. Pero okay lang. Like, pero masarap yung pagkain, yung roast beef. Yun. Tapos, di ba, parang looking back, sabi ko, shocks. Tapos na ako sa high school. Diba kasi dati sinasabi natin, lalo na yung mga senior high people na, ano ba yan? Bakit may senior high? Nagdagdag pa kayo ng 2 taon. Imagine mo, after 4 years, college ka na. Ano yun? Pero ngayon, sobrang na-realize ko na, buti pala nag-senior high ako kasi mas na-realize ko yung mga gusto ko talaga sa buhay. Tapos, mas na-enjoy ko yung high school. Kasi ngayon, college, parang, ewan ko, parang iba eh. Parang parehas lang. Pero, iba yung environment. Mas parang seryoso na kasi syempre professor, tas malaking university, di ba? Parang feeling mo na ako personally, parang gusto ko na parang medyo mag-mature. Mature! Ready na po. Mag-mature na parang in a sense na parang hindi na pwede yung ganitong ganyang ugali mo dati. Parang ganon. Ay! Hindi ko kayo kinakaya. Yung parang, ano, pag nag-email lang prof, good day, doctor, ganyan. Good day, sir, ganyan. Tapos dati, ma'am, may klase po ba ta? Ganun lang. Diba? Parang, shush, parang ganun. Thank you, Lock Raptor, for the Wattpad PH. Ano yun? Diba? Pero yung mga, ano, blockmates ko naman, mababait naman sila. Very makulit sila. Ako, hindi ako makulit, guys. Tahimik lang po. Eh, pero nito, tahimik lang talaga ako ngayong college. Tahimik era. Wow! Hindi, wala. Nagwa-warm up pa ako. Warm up! Pero pag face-to-face na, ayan, baka gusto nyo lang akong patahimikin. Charo! Ang hirap kasi makipag-friends kapag virtual. Wow, ako pa yung nahirapan. Diba? So, yun. Parang, tapos na ako sa high school phase. Kasi, diba, yung mga sa K-drama, sa J-drama, pinapanood natin yung mga high school na saya-saya nila, yung magkakasama silang barkada. Tapos, ako, ay, hindi ko na pala yung magagawa ulit. May time ka ba pinag-perform ka ng songs nyo sa class, like MNL48 song? Wait, I'm trying to remember. One time, sa PE, pina-perform ko River.
Ayan, okay lang. Kebs lang. Tapos, dati nung foundation day, nag-perform ako ng fortune cookie. Wala lang, katuhan lang. Yes, i-promote natin ng ML kahit saan tayo pumunta. Pikikwento ako. So, but, okay, eto. Ano, may nagtanong, ba't daw ako nakaganitong formal? Kasi ano, sinama ko ng mami ko. Galing ako sa, kasi yung friend, tatay ng friend ng mami ko. Di ba tama ma? Tatay ng friend mo, namatay. So, sinama niya ako dun sa patay. Tapos, tapos ayun. So, sumama ako sa patay. Sa wake. Bakit kaya wake kung di naman awake? Pero hindi. Tanong lang. Pero hindi, anyway. So, hindi sumama sa patay. Sa burol. Burol, di ba? Burol. Sabi kasi nila sumama daw ako sa patay. Mali pala, mali. Mali. Si Miss Jo. Ayoko na. Minus points na ako niyan. Hindi ako sumama sa patay. Buhay pa ako, guys. Mali. Wrong. So, ayoko na nga magsalita. Of course. Yan kasi. Ang kulit nyo kasi. Okay. So, ayun nga. Sumama nga ako sa burol, okay? Sumama ko sa nanay ko. Okay? So, tapos, ayoko na! tapos, may lumapit sa akin. Paalis na kasi ako. Lumapit siya sa akin. Sabi niya, kayo po ba si MNL48, Jamie? Ah, by the way, wala akong kakilala doon kasi sumama nga lang ako. Kayo po ba si MNL48, Jamie? Nagulat ako kasi hindi naman ako, hindi ako na-approach ng ganun, like, on a regular basis. So, sorry, yung una kong reaction! Wala niyo yung una kong reaction! Sabi ko, oh, ba't kayo tumatawa? Sabi ko, paano niyo po nalaman? Sabi ko, mali pala, dapat, opo. Dapat pala opo yung sagot. Ewan ko kasi nagulsa ko. Paano mo nalaman? Parang ganun yung reaction ko. Parang alam mo yung nakakita ka ng bestie sa ibang lugar. Parang ganun. Ewan ko kasi parang ngayon lang. Parang hindi nangyayari to. Like, regularly. So, paano mo nasabi? Kaka-memes mo yan? Kayo kasi, mga meme kayo eh. So, yun yung una ko sinabi. Hindi nga ako nagpagpag kasi nga, late na ako sa Kumu. Lagot kayo. Sino ka at bakit mo alam? Secret lang agad. Wow. Hannah Montana. Uy! Hoy! Puro kayo ganyan. Mamaya, pag matutulog na kayo. Hindi ko siya kasing age. Parang, hindi. Sa'yo, nagulat talaga ako. Ewan ko kasi. Guys, kasi humble lang ako. Wow! Pero hindi. Wala talaga kasi nag-approach siya akin na ganun. Like, pagkasama ko yung pamilya ko, ganyan. Kaya, hindi ko alam yung isasagot ko. Kasi usually, di ba kapag MNL, kasama ko naman sila ate, tas sa ABS kami, ganyan, ganun. Pero, parang, parang niya po nalaman. Wala, yun lang. Sobrang funny lang. Tapos na-realize ko yung sinabi. So, ay, sorry po. I mean, opo. Ayun, wala lang. Funny lang. Oo. Ayun. Oo, sa hair ko. Grabe. Teyong na din lustre. Ay, yun lang kinento ko dati. Dati naglalakad ako pa uwi. Tapos, di pa yung pandemic. Tapos, nakamask ako. Wala pang pandemic noon na, pero nakamask ako, syempre. Idol yarn. Pero ano, yung nakamask ako. Tapos, may magnanay, lumakad sila. Sabi lang, huy, si Nadine! Ano po, hindi po ako yun. Feel na feel mo naman. Uy, hindi naman. Ano ba? Kaya kayong ganyan. Baliw. Ano? Ang ganyan.
Eh, ano ba? Na-flatter ako. Ano ba? Pero ayun, wala lang. Ako lang to, guys. Simpleng tao lang. Sheesh. So, ayun, wala lang. Tapos one time din, ano, parang kakatapos ko lang no school noon. Tapos, ano, naglalakad ako sa mall. Naka-uniform ako noon. Tapos, biglang may lumapit sa akin. Sabi, uy, Jamie! Hindi ko kilala, hindi ko kilala. Pero I'm assuming na MN loves. Sabi niya, uy, Jamie! Sabi ko, hello po! Sabi niya, galing ka ba sa school? Opo! Wala lang. Hindi po, cosplay lang po. Charot. Pero ayun, wala lang. Yung mga funny ano, moments, ganun. Oo, nagugulat ako kasi wala lang. Parang, pero kapag pag nakita niyo ako sa ano, pwede naman kayo mag-hi, ganyan. Hello. Kayo mag-hi din ako, ganun. Yee, wow! Oh, sino ka dyan? So, yun. Hi, ganun. Wala, nagugulat lang ako ng ganun. Kasi, parang, simpleng tao lang naman ako. Pero, simula nung naging MNL48 ako, hindi na po ako simpleng tao. Wow! Charot lang, charot lang. Tahimik lang naman ako. Ems, hi Kuya Jules. Thank you po for... Ay, thank you for joining! Hello po, welcome back. Diba? So, yun. Wala. Ang layo ng mga topic natin. O, patalon-talon tayo ng topic. Magpamalakanyang na nga kayo. Wow! Let's get back to business, guys. Tama ng chika. Wow! So, yun. Thank you, Joe, sa Rookie of the Year. So, next time, pag may nagsabi sa akin, kayo po ba si MNL48, Jamie? Sasabihin ko, opo, hindi. Paano nyo po nalaman? Okay, tama. Opo, practice. Opo, opo, opo. Hindi, paano nyo po nalaman? Hindi, paano nyo po nalaman? Okay. Okay. Kain kagulaman. Charo. Ayun. Ayun, kinikilig ako pag ganun. Tanong kita sa tugatog. Kayo po ba si MNL48, Jamie? Paano nyo po nalaman? Diba? Ay, thank you, Luck Raptor, sa PM is the key. Ayan. Sor, ayun. Diba? So, lesson of the day. Pag tinanong ka, ikaw po ba si MNL48, Jamie? Ang sagot is, opo, hindi. Ha, paano nyo po nalaman? Ganon. Kain kagulaman. Tama. Mm-mm. Okay? Noted. Thank you po. Secret! Hulaan mo! Ganon. Secret. Hulaan mo. Ay, hindi mo sure? Hindi ka sure. Medyo lang po. Medyo. May time ba na kahit minsan nabara mo yung isang MN love? Like, ay hindi po, mabait po akong tao. Sila, ako po yung binabara ng mga MN loves. O, tinan nyo na. Kayo po ba si MN48 Jamie? Opo, ako po yun. Stream no way man. And follow me on my official social media accounts. That's jamie.mnl48 official on Kumu, Instagram, TikTok, and MNL48 Jamie on Facebook. Thank you po. Bye. Yun, okay. Ubus 10 seconds ang nakapila. Kayo po ba si ML48, Jamie? Bawal po ako kausapin. Wow! Ems, may pila po. Charot. Joke lang, baliw. Pag nakita niyo ako, ganyan.
Hi, Jamie. Ang ganda-ganda mo talaga. Anong funny ng mga jokes mo. Ganon, ganon ang intro. Ganon, ganon, ganon. Okay, okay ba? Okay ba? Ba't palang nag-a-agree? Ang sasama ng maugali nyo, ah. Kala ko ba... Hindi kayo pwede kausapin? Hindi. Kapag nasa handshake event, sabihin mo, hindi ako pwedeng kausapin. Sabihin mo ganun. Ay! Hindi, sabihin nyo, pag mag-handshake kayo sa akin, sabihin nyo, hi Jamie, sa wakas, na-meet mo na din ako. Ganun ang banat. Okay. Hindi guys, hindi ako ma-offend doon. Kasi dati, may humanshake sa akin. Tapos, sabi niya sa akin, alam mo, the dog showin sana kita, kaso nakalimutan ko yung sasabihin ko sa'yo. Like, deserve. Okay lang yan. Ganun tayo dito. Parang very, ano, bestie, ganun. Magdala kayo kone ko. Hindi guys, di ba pupunta ako sa concert ng NCT sa Sunday? Sabihin ko, NCT, sa wakas niya, meet nyo na din ako. Wow! Tapos, pag may ano, di ba, pag kunyari, may two-shot, ganyan. Ay, bawal po ako, bawal po. Bakit? Magagalit po yung management. Ganon. Sa height. Ay, hindi. Bawal po high touch. Bawal. Wow! Charot lang. NCT meets MNL. NCT meets MNL48, Jamie. Right, right. Ems. Huy, excited na ako sa Sunday. Sunday na ba yun? Pero wala pa akong light stick. Paano yan? Excited na ako. Mamimit na ako finally ng NCT Dream. Mamimit na ako ni Jemin. Diba? Excited na ako. Ay, nako. Ang dami mo nang na-miss na chika. Ano? Secret? Ba't namin sasabihin sa'yo? Late ka eh. Huwag niyo sabihin yung chika. Huwag niyo sabihin yung chika. Hi, Jamie. Na-meet din kita. Idol mo daw ako. Woo! $100 sa GCash. Ano? Chismis? We, wala. Secret. Huwag niyo sabihin sa mga latecomers ang chismis. Deserve nila yan for being late. Ems. Wala. Ang dami na naming napag-usapan, te. 1 hour na kami nun dito. Ano, kapag may Malacanang mag-chismis ako. Charot. Tinaasan yung, ano. Top secret. Oh, top secret daw. Top secret. Arr. Pataas na ng pataas, ah. Wow! O, bilis na. Para maka 100k diamonds na tayo. 300k pesos or diamonds? Malangan yung last offer. Ano ba yung pinakamalaki na dito? May bago na ba? 300k US dollars. Sheesh! Yamashita pa din ba? Viking ship. Ay, hindi ko pa po nakikita yon. Pwede pong patingin. Wow! Sino ka dyan? 250k? Grabe. Ayan, may pa red unicorn. Thank you, Jay Cheons. Ano, chismis? Mm. Ang dami na eh. Oh, isa pa daw. Guys, may second offer. Wow! Wala nakalimutan. Kayo na nga magsabi. Namin ko nang kwenintong eh. Ah, may taga-chika na pala. Ano ba nangyayari? Ba't ka kasi late? Ayun na nga. So, ayun. So, for this week. Ay, ang hina pala ng mic ko. So, yun, buong araw, gumagawa lang ako ng requirements. Tapos, eto pa, may kwento pa ako. So, kanina, may midterms ako. Tapos, ano, eh, parang may part doon na 4 questions essay. Essay. So, nagtatype ako. Andun na ako sa last question.
Tapos biglang, yung pusa ko, pumunta siya sa likod ng PC ko. Nahugot yung saksakan. Ni-restart, minuksan ko ulit yung PC ko. Yung na-save lang is yung mga sagot ko sa multiple choice. Pero, yung essay sagot ko, nabura lahat. So, inulit ko. Ganun talaga. Buti na lang hindi siya timed. So, kebs lang kahit anong oras ko siya matapos. Kamusta naman yung pusa mo? Hindi ko na lang siya pinagalitan kasi wala naman na magagawa kahit magalit ako. Nabura na eh. Inulit ko rin naman yung sagot ko eh. So, yun. Pero natapos ko naman yung exam ko. Ano yun eh? Understanding the self. Kaya medyo mahaba yung mga sagot. Like yung mga social theories, yung mga kinember na ganun. Tapos yung may situation, tapos sasabihin mo anong theory yun. Tapos bakit niya ginawa yun? Sa tingin mo ba, ganito, ganyan, ganyan? Ganun yung mga tanong. Yan, saya, di ba? Yan yung gusto ko eh. Mas gusto ko yung pa-essay type kaysa yung mga ano, mga math. Gusto ko talaga essay. Like, feeling ko dun ako bumabawi, ganun. Diba? So, yun naman nangyari sa akin today. Tapos, ano, ano pa lang, parang intro pa lang. Tapos, ayun, marami pa akong gagawin. Meron na akong presentation. Tapos, may mga activities sa statistics na madami. May mga lab report. Dami. Tapos, i-review ko din yung mga ibang bagay. Yes, Canva kami. I-review ko rin yung mga ibang lessons na na-miss ko, lalo na nung busy ako. Kasi sayang naman, di ba? Paano ko yun matututunan kung hindi ko siya... Kahit skim lang, kahit mabasa ko lang siya. Uy, maganda yung ano ni Sigmund Freud. Sobrang interesting siya basahin. Ewan ko kasi... Ano, like, very interesting kasi ang psych. Kasi mapapasabi ka ng, oo nga naman. Mapapasabi ka ng ganun. Kasi ikaw mismo, na-experience mo siya sa buhay mo. So, or yung nakikita mo sa mga ibang tao. So, sobrang interesting talaga ng psych. Kaya ako nag-psych. Kasi, magagamit ko talaga siya not only in sa work, but sa everyday life. Wow! Why did you choose psych? Interview yarn. Masaya yung course ko, guys. Sobrang saya. Except po yung part na may math. Pero masaya po yung course ko. Hello, Stanix. And ayun, parang sobrang... gumawa nga kami ng group work like, ano, nung isang araw. Anong subject nga yun? Understanding the self, yata. Hi, Kuya Stan. Miss you. Tapos, yung binigyan kami ng situation, tapos parang i-analyze namin yung psychological perspective, sociological perspective, anthropological perspective. Yan, so, tapos, yun, nakwento ko na yata to. Yun, sobrang saya lang. Kasi parang, ang saya mag-analyze ng behavior ng ibang tao. Thank you, Jay Cheon, sa Rookie of the Year. In short, ang saya makichismis. Charot! Sa buhay ng mga tao. Ems. Hindi, kasi diba, i-analyze mo bakit niya yun ginawa, ano yung background niya, ba't niya nagawa yun, anong theory yung ganyan, ano, bakit niya, tama ba yung ginawa niya, or like, mga ganun, diba? So, ang saya. Nanood ka ba ng UAAP basketball? Hindi ako nakapanood. Kahit isang game. Gusto ko manood pero hindi ako nakapanood. At mag-support sa school ko. Bakit nga ba? Kasi, parang nung time na yun, parang medyo busy.
Medyo busy. And di ko na malayan, tapos na pala. Tsaka malayo rin yung MOA eh. Pero magtutugatog ako, oh, saya, di ba? Pero yun, medyo malayo kasi yung MOA. Pero go DLSU! Di ba? Di ako nakapanood kahit isang game, kahit sa TV, hindi ako nakapanood. Pero, nanood ka ba CDC? Hindi din. Pero yung may blockmate ako na ano siya, parang part siya ng Animo Squad. Actually, dapat mag-Animo, nakwento ko na to, dapat mag-Animo Squad talaga ako, pero hindi ko talaga kaya yung schedule and yung training. Kaya ko yung training, like kung wala akong ibang ginagawa, pero talagang, ano yung Animo Squad? Yun yung cheerleading squad ng DLSU. As in, nakapag-training na ako ng mga twice, ganun. Tapos, hindi ko na lang siya tinuloy kasi, pero kasi dream ko talaga maging cheerleader dati pa. Diba? So, yun. Hindi ko siya tinuloy kasi may MNL ako. Tapos, hindi ko kaya yung schedule. Hindi kaya na schedule ko. Mm-mm. So, sorry. Next, maybe sa ibang lifetime na lang. Mm-mm. So, yun. Huwag niyo nga akong anuhin. Tapos ayun. Pero ayun. Gusto kong manood eh. Pero yun, hindi. Thank you, Kuya Stan, sa scramble. Volleyball. Ayan. Please, Lord. Kahit isa lang. Kahit isang game lang. Gusto kong makapanood ng volleyball. Good night po. Kasi dati pa man, mga panahon pa lang nila Mika Reyes. Nanonood na ako ng volleyball. Tapos, ayun. Yung sabi ko, gusto kong hi, Jody. Hindi ko sa Carlito Hill. Gusto ko manood live. Tapos ngayon, di ba? Tapos may bago pa akong LaSalle shirt. Sheesh! Ah! May bago pa akong LaSalle shirt. So, may susuotin ako. Uwi ng mga school dyan sa UAP kung walang makakatapat sa sexy love. Go sexy! Go sexy! Go sexy, sexy love! Go, Kenji! My sexy love! Guys, kaya ko rin si Kenji. Sheesh! Ba't nyo ako tinatawanan? Seryoso ako dun. Ba't nyo ako tinatawanan? Itigil na lang ito kasi nagiging totoo na. Totoong alin? Totoong nagugustuhan na kita. Bakit ako ba? Hindi. Ba't nyo ako tinatawanan? Seryoso ako. Ba't nyo ako tinatawanan? Ayokong anong isa pa nga. Huwag nyo na akong inuuto. Malakanyang muna. Ulitin ko. Wah! Nadine kanina. Ay, ano ba yung mga lines sa diary ng pangit? Ano yun? Game na ba? Ano na? Sure na ba? Sige na. Wow! Uy, fan ako ng Jaden. Tsaka cut niyan. Huwag kayo. Ayun. Or... anong schedule ng volleyball? I wanna watch. Kailan may game ang Lasal? Gusto ko sana manood ng basketball Ateneo versus Lasal. Tapos syempre, saan kaya ako mag-cheer? Hulaan nyo! Hindi ko na rin kilala yung mga bagong... anong Ateneo? Hindi ko na rin kilala kasi yung mga bagong line-up ng volleyball ngayon. So, yun. SKL ko lang. Talaga? Yung mga era nila Mika Reyes, Eliza Valdez, Arya Galang, yun yung mga talagang peak volleyball watcher ko eh. Ganun. Volleyball! Tapos sabi ko sa sarili ko, one day pag nakapasok ako sa UAAP school, manunood ako niyan live, tapos mag-cheer din ako, naka-green or blue or maroon or yellow or ano, diba? Pero di ko inakala. Sa Lasal pala ako mag-aaral. Sheesh. Talaga. And yung kalap. Tino-televise ba yun sa TV? Tino-televise sa TV? Malamang, saan pa ba tino-televise yung mga televised? My God. One Sports. Okay, noted. Manonood. Anong oras? 6 p.m. Eh, ang daming tao kasi, ang traffic kasi papuntang mo eh. Pero may binibentang tickets yung school ko. Ang layo. Ang layo. Tinatamad ako.
Tinatamad ako lumabas ng bahay. Tamad ko lumabas ng bahay. Syempre, green, naka-green ako kasi may bago na ako LaSalle shirt. Dalawa na yung LaSalle shirt ko. Gusto ko nga ng ano, windbreaker eh. Kaya lang, ano, ipon muna tayo. Gusto ko nga manood actually ng Star Magic Games. Kaya hindi ako nakapanood. Pero gusto kong manood nun. Wala akong balita kung sinong nanalo. Pero congrats po. Gusto kong manood sana ng Star Magic Games. Sa Araneta yun, di ba? Oh, di ba? Excited na ako. Excited na ako. Uy, gusto ko manood ng volleyball talaga. Siguro pag... Hindi kasi pag finals, mahirap kumuha ng ticket, di ba? Pag finals. Eh, medyo matagal-tagal pa yung mga... Ano, di ba? Ubus agad. Pero, although may ticket selling naman sa school, bestie, ang layo kasi ng school ko. Ang traffic. Kaya ayun, paano na pa, kaya pag F to F na, everyday ako babiyahe? Sheesh! Game na ba? Ano na? Sure na ba? Sige na. Okay, so titingnan ko yung schedule ng volleyball. Teka, search, saan ko ba makikita yung schedule? UAAP Women's Volleyball. Eto. Anong date ngayon? May 25. Bukas, UST versus... Ay, bakit UST lang to? Ay. Eto pala. May 26, NU versus DLSU, Game 4, 6:30 p.m. Okay po, noted po. Okay, let's go, LaSalle. Teka, tumitingin ako ng schedule. So, yun yung bukas. Tapos, anong kailan yung next? And you for... Ah, may... Ano yung ranking so far? Update nyo. Ako din ako nakakatingin ng mga balita. Oo, ang layo ko kaya sa LaSalle. D, L, S, U, Animal, LaSalle. Tama ba? Uy, makaikik, makaidisown ako ng LaSalle kung mali. First and you second, you is it third LaSalle? Third, please. Maging first niyan at the end of the season. Guys. Ah, iba-iba pala tayo ng team dito. Go Uste ako. Universidad ng Pilipinas. Let's go PUP. Grabe. Dati pa kasi yung Ateneo. So, sa Ateneo ka ba nag-aaral? Galit-galit na. Hindi. Dapat kung LaSalle ako, LaSalle din kayo. Ganun. Wow! Tingnan yung schedule. Ayun, ito pala. Ay, hindi pala. Tapos na pala to, May 21. Second round. Ay, ito. May 26 versus NU. May 28 versus FEU. May 31 versus UP. June 2 versus UST. June 4 versus UE. June 7 versus... Ano ba to? Ateneo. June 7. Tapos June 9 versus... Adamson ba to? Okay, noted. Or, my God, nakaka-excite. Kahit hindi ako yung maglalaro, nakaka-excite. So, bukas pa lang yung second round na. Okay, manonood ako sa TV. 6:30. Oh, mag-a-alarm na ako para hindi ko ma-forgets.
May liga ako manood ng volleyball. Ano na dati? Kaya lang, di ko natuloy yung pangarap ko na maging volleyball player. Okay lang. Ayan. Tapos may 28 FEU. So, paano yan? Yung mga bestie ko nung high school. Iba-iba kami ng school. So, galit-galit muna. Wow! Galit-galit muna. Di mo... Oo. Yung taga na sila UP. Tsaka FEU. So, galit-galit muna tayo, guys. Di mo tayo bate. Jamie, kapag nanood ka ba ng sports, maingay ka ba? Hindi, nakaganyan lang ako. Wow! Charot! Depende. Siyempre kung nananalo yung school ko. Let's go, Lasal. We, guys, hindi ako trash. We, wag naman kayo ganyan. We, ano ba? Mabait ako ang tao. Puro, go Jamie lang ako dito. Tama! Tama! Sino nagsabi nun? Tama ka. Hoy! Ano ba yan? O, oh, diba? Sino ka dyan? Wait. Screenshot ko na nga to. Baka makalimutan ko pa eh. Ayan. Oh. Oo nga, manood natin na you. Manood tayo eh, AP. Wait lang. Gusto ko manood sa Ateneo versus Ateneo. Or lahat. Kahit ano naman, okay lang. Kailan kaya ako magiging free? When kaya? Thursday, Tuesday. Ayun, hindi naman pala weekend lahat eh. Animo. Yes. Ano kaya yung magandang laban na panoorin, like live? Pang-UP ang book. Well, sa UP naman talaga dapat ako, pero wait lang. Bilis ng mga comment. Pag talaga mga ganito, ang bibilis niyo mag-comment. Oo. Ang bibilis mag-comment kapag ano na, kapag ganyan na. Pero nung sa basketball, sino ang sinuportahan yung team sa basketball? Tsaka familiar, di ako familiar sa mga lineup. Lineup? Ano yung Senbatsu? Senbatsu? Sa Senbatsu ng basketball ngayon. Gilas. Wey. Golden State. Ateneo, UP, UP. Ba't ang daming UP fans dito? Barang. Hindi ko na kayo kinakaya. Sino bang sikat na basketball player na kaya? Si ano? Si Kiefer Avena. Si Jerick Tang. Jaron Tang. Si... ano? Si Stephen Curry. Si Kobe Bryant. Si LeBron James. Si... yan si CJ Cansino. Si... sino pa ba? Crew. Sean Ildefonso. Yan. Wala ka masyadong kilala na basketball player. Yan si Dave din. Sino pa mga basketball player? Si... Crew. Ano yung drafted? Ano yung ibig sabihin? Ang... ako, basketball player ako. Sa time zone. Pag kinuha ng team, means na draft ka. Ah,
Kasi yung meaning ng draft sa amin, ano eh, yung mga research paper na hindi pa tapos. Draft. Sige. Walang nagtanong, pero share call na. Sige. Okay. Sige. Bye. Ayoko na. Ano ba? Basketball player kapag sa ano, mag-shoot ng basura. Sheesh! Si ano? Sino ba basketball player? Hindi, bawal mag-search. Si Kiefer Avena. Sino ba sa Ateneo? Ang dami ko pang nami-miss out. Kayo, dami niyong kilalang basketball player, ah. Ayan si Terrence Rome. USD ba siya? Parang USD. Tama ba? Tama ba yung memory ko? Hindi ko na maalala. FEU? Huh? I'm gonna confirm. Ha? Ah, FEU nga. Okay, fake news ako. Fake news. Okay, tingnan natin ang... Sensya na, ito lang ako ah. I'm not perfect. Jamie, may kilala kang LaSalle athlete. Me? Feeling. But pag galing sa akin, hindi ka panipaniwala. Ems. Super cute. I thank you po. Ayan. Favorite kong LaSalle athlete, si ano, Mika Reyes. And si... ano, Ara Galang and si Abby Maranyo. Huy, 11 na pala! Ang dadaldal nyo! Ang dadaldal nyo, 11 na! Ayan kasi, may patalan-talan tayo topic eh. Ano din, yung mga sina sa USCC, si Rondina, tas sino ba yun? Ang dami pa dati ng mga era na gano'n. Ang saya manood ng volleyball talaga. Hindi akong humihinga. Akala mo ako yung nagba-volleyball, pero hindi. Mga gano'n. Oo, kasalanan yun. Daldal nyo kasi. Ano ba? Lo. Akala ko nag-lag ako. Oh, good night na nga. Uy, hindi ako marunong mag-chess. Good night na nga. Dadal nyo na eh. Wow! 11 na pala. Kala mo. Ay, may pasok ba? Oh, may pasok bukas. Thursday pa lang. Yan, si Eliza Valdez. Ganun to si Gretchen, ho. Yung mga ano eh. Yung mga pinapanood ko dati. Si Nadenden Lazaro. Si... sino pa ba yun? Dami ko pang nakakalimutan. Kaya sabi ko, one day gusto ko din maging volleyball player. Pero obviously, hindi na yun mangyayari. So, manonood na lang ang volleyball. Okay, good night na nga, guys. Matulog na tayo. Good night. And, ayun. Bye-bye. Sana, masarap ang tulog nyo. Woo! Good night, guys. And thank you for tonight. Bye-bye. TY, sana nag-enjoy kayo. And, Jamie, magaling mag-spike. Spike planted lang po. Ems! Bye-bye. Good night. And, tulog na kayo. Bye-bye. TY, binigay bebe ka. Thank you, Kuya Jules. And sana nag-enjoy kayo, guys. Bye-bye. Thank you again sa Carlito. Bye. Uy, paabot naman ng 30K. Wah! Nag-request pa bago mag-buy. 30K bago mag-buy. Hindi pinaabot ng 30K. Hindi na nag-buy. Wow, ayan na. Thank you, Kuya Jules, sa MH Blue Diamond and Luck Raptor sa Halo-Halo. Sige na nga. 40K na. Wah! Charot lang. Thank you, J. Chan, sa song request. Sige na, yun na yata. Good night. Uy, thank you sa Scramble, you again, and J. Chan, and Carlito, bye. Kuya Jules. Wala namang hahabol. Sige na nga, bye na. For real na. Bye-bye. Good night. Ito. Wow, thank you, Ivy Group Fanatics. So, let's go, team, and Kuya Uno sa Halo-Halo. Okay. I-send ko na yung X. I-press ko na yung X, ha. Bye-bye.